Hello everyone! Okay, so it's Sunday today and tomorrow klase na pod. And so happy na mag-end ang klase and obviously I'll be going back to Philippines. And from my previous vlog, please pray for me na it will arrive earlier. My passport will arrive earlier than 4 to 6 weeks. Or earlier than 6 weeks, I'm good with that. Kasi i-renew pa yung residence permit ko or else madedelay yung pag-uwi ko ng Pilipinas. Well, anyway, so for today's vlog is that I will tell you my story, no, my adventure. Kasi nga, in-related na lang din sa pinost kong kung anong tawag dito, kung napanood niyo yung vlog ko about red flags, di ba? Medyo nag-storytelling ako sa last part. Kaya nag-storytelling ako, encouraging everyone not to settle for less or parang gusto natin i-shortcut ang lahat. Okay? Kasi nga, dumaan din ako sa proseso na it's as if parang ayoko na. Okay? So, ito yung story ko. Okay? So, hindi talaga, kasi as a teacher, parang ang hirap kasi nung panahon natin, I think mga nasa panahon 2007, ang daming mga nurses na nag-abroad, 'di ba? And yung mga classmates ko back in college, back in high school, talagang yung ano nila, yung course talaga na kukunin nila for college is nursing. Kasi nga lipa na that time yung pag-abroad ng mga nurses. Ang daling maka-abroad pag once na nursing or nurse yung trabaho mo abroad. And hindi pa talaga ako nakarinig ng teacher na nag-abroad. But then again, dahil nga sa passion ko ang mag-teach, gustong-gusto ko talagang mag-teach, parang ako lang, out of, I think, mga 40 students kami in a class, parang ako lang ang kumuha ng education. So the rest of them like maybe one half from our class took medical related na mga courses. And then yung iba naman accountancy. Yun naman talaga yung mga talagang prevalent na mga courses back then 2007. So parang ako lang yung bukod tangi na talagang gustong mag-teach. So nag-teacher ako and then never it crossed in my mind na talagang mag-abroad kasi I was thinking na talagang ang teacher talagang sa Pilipinas lang. Okay, talagang pang Pilipinas lang siya. And so to cut the story short, back in 2014, ewan ko kung nakapag-narinig nyo na yung 5-1 talk. Okay, so I'm one of the parang, kasi I think ang 5-1 talk nag-start siya nung 2013. Parang nag-hire na sila ng mga teachers back then. And isa ako sa mga teachers na parang isa sa mga unang teacher na na-hire ng 5-1 talk. And most of the students back then were professionals. Talagang mga lawyer, mga doctors. Unlike ngayon na super daming kids in 5-1 talk, di ba? So, noon, like, super daming mga professionals. Lawyers, doctors, engineers, and talagang gusto nilang mabihasa sa pag-speak ng English. And so, ang dami ko rin mga naging regular na mga students back then. And yung mga alam niyo, yung mga pinag-usapan namin were about topics about China, about Great Wall, about the winter break, about the yung mga, anong tawag nun, yung mga Chinese New Year, yung mga Mooncake Festival, yung Terracotta Army, Hotpot, yung mga lahat ng yun. So, it stirred my interest that I wanna go to China. But, again, it never crossed my mind na maging isang teacher abroad. Kasi nga, yun na, kasi nga akala ko na hindi nakakapag-abroad yung mga teachers from Philippines. Kasi hindi naman tayo marunong, hindi naman kasi tayo native speakers in English, diba? So, akala ko yung mga English teacher lang yung pwedeng mag-abroad, like in Thailand. So, akala ko yung mga ganun lang. So, never parang mahirap, malabo yung mga science and math teachers na makapag-abroad. So,
Of course, yung goal natin is talaga makapasok sa DepEd. So back in 2017, nakapasok ako ng DepEd. And then, yun na, hindi na nawala sa isip ko na gusto kong pumunta ng China. And then I have this friend year in 2017 na nakapag-abroad ng nakapag-abroad ng China. Siya talaga yung nauna sa barkada. So, 2017, math teacher din siya. And nakita ko na, wow, ang ganda ng buhay niya. Tapos talagang natatry niya na lahat yung mga gusto kong itry. So, naging curious ako. And nakapasok din naman ako. Diba? 2019, nakapasok ako sa China back then, and my first school was in Tangshan, and it's a Sino-Canadian program. So of course kailangan namin maging Canadian certified teacher. So naging Canadian certified teacher ako and nagturo ako. And then 2019 and 2020 winter break, so umuwi kaming lahat kaming mga teachers. I think dalawang teacher lang yung naiwan na nagstay sa China, hindi umuwi. Yung isa nagbiyahe ng Thailand. So bali talagang mag-isa lang yung Pinoy teacher na nagpaiwan sa Tangshan, and yung isa nagbiyahe ng Thailand. So kami umuwi lahat, and then suddenly pandemic, COVID, and hindi mawala sa isip namin baka mawalan kami ng trabaho. And dahil nga under contract kami at saka hindi naman pwedeng ma-disrupt yung klase ng mga bata, so nag-online class kami. So thank you sa technology, at hindi talaga kami nawala ng trabaho during pandemic. 2020, tapos na-renew ako ulit. So, nag-2021. So, but sadly, year 2022, hindi na ako na-renew. And what's so sad about that is that na-renew ako, binigyan ako ng bagong contract. May offer sila sa akin. Pero may nakalagay kasing clause sa contract na pwede na lang i-cancel yung contract anytime. And so, ang pinakamasakit is that dumaan yung July, dumaan yung August, na hindi ko alam na matatanggal ako sa work. So, year 2021, almost September na, kasi September nag-start yung klase dito. And then, nagtaka ako, bakit parang wala pang meeting? Bakit parang wala akong nare-receive na email from the new principal? And then, hindi talaga ako inad. Kasi at the time, nagta-transition din na bago yung principal namin. And hindi talaga ako inad ng bago kong principal. So, I kept on adding him. And then, sadly, yung Canadian ko nakasama, siya yung nag-message sa akin sa WeChat. Sabi niya, "Abby, why were you not on the meeting?" And then sabi ko, "Was there a meeting?" And then sabi niya, "Yes." And then, maybe you can message Kyle. So, sorry, nasabi ko yung name. So, maybe you can message Toot. Okay, ganun. So, yung principal. So, inad ko. So, binigyan niya ako ng contact card. Inad ko siya. And then, hindi niya ako talaga inaccept. Kasi nga, hindi na ako part ng faculty. And then, ang pinakamasakit doon, kasi may kasama kong dalawang Pinoy. At saka, ang masakit doon, sa Canadian ko pa na narinig. Sa Canadian ko pa na ang Canadian pa yung nag-notify sa akin. So, kaya hindi maiwasan na mayroon ka ng trust issue. Yung parang meron ka ng trust issue sa mga kapwa mo Pinoy. So, parang yung Canadian pa yung talagang concern sa'yo. So, ayun na. So, tapos nag-message ako sa Chinese admin. Sabi ko na, bakit hindi ako sinabihan na hindi na pala ako part ng staff for the academic year 2021 to 2022. And mind you, days na lang, mag-start na yung klase.
And then, so sinabihan ko yung dalawa kong friend na nagtrabaho din sa ibang school na ganito yung nangyari. And then, I suddenly lost my job. And I was really crying at that time kasi bigla eh, biglaan. Tapos yung you were thinking at the time na paano na lang kasi paano na lang yung mga babayarin kasi at the time may kinukuha akong lupa and then binabayaran siya ng medyo malaking amount and then sabi ko paano na lang ganito ganyan and hindi niyo ako mabe-blame kasi mind you kay ganito yan ha lalong-lalo na sa mga aspirant natin. Ewan ko na lang, pag once nang nakapag-abroad kayo, sahod lang ang malaki, figure lang ang malaki. But once you are there, ang dami palang gastusin. tapos you will end up saying to yourself na, ba't ganito na lang yung naiwan? Ba't ganito na lang yung natira? Kasi ang dami palang binabayaran. Okay? Kasi nga, ito yung sabi, yung mga kasabihan na kapag malaki yung butones, lalaki din yung butas, 'di ba? Ng of course para pumasok, 'di ba? Yung parang yun, yung butones. So, ganun yung nangyari. So, of course marami kang kinuha, mga ganito, ganyan. And so, naku, paano na lang yung mga babayarin, yung mga ganun. So, yun yung talagang unang pumasok sa isip ko. And then, second is that, paano ko sasabihin sa family ko? Paano ko sasabihin? Kasi at the time, I'm a breadwinner. And anyway, kami lang naman ni mama kasi wala naman akong kapatid, wala na rin akong papa. So, kami lang ni mama. So, paano ko sasabihin kay mama? Paano ko sasabihin sa tita ko? Kasi at the time, yung tita ko was living with us. And paano ko sasabihin? Yan, paano ko sasabihin na wala na akong work? Ganun. So ganun yung mga tumatakbo sa isip ko. And at that time, yung pusa ko lang, yung black cat ko lang. Ewan ko kung nakita niyo yung mga videos ko. May black cat ako. Yung black cat ko talagang siya yung she was really there when I was really crying. And then, narinig ako ng mama ko. Sabi ng mama ko, ba't ka umiyak? Ma, I don't know how to say this, but nawalan ako ng trabaho. And then, to my surprise, hindi naman siya naging sad. Maybe yes, she was sad, pero hindi niya pinakita sa akin. And she was really all-out supportive sa akin. Sabi niya, it's okay, makahanap ka pa ng ibang trabaho. And then, ang sabi ko naman, paano ako makakakuha ng trabaho? Ang rapid, ilang days na lang klase na. And for sure, generally speaking, lahat ng schools, for sure, full staff na sila. May nahayo na silang school. But then again, hindi ako nawala ng pag-asa. So I kept adding people. I kept applying. So yun na nakita ko yung LinkedIn, nakita ko yung Teacher's Horizon, at saka nakita ko rin yung Teacher's Horizon, at saka nakita ko rin yung may nag-forward sa akin na WeChat group. So may nakita ko nag-post doon. And then sabi na ganito ganyan, so math, they're looking for math teacher. And at that time ang hirap makalabas at saka makapasok ng China kasi parang may hinihingi silang PU letter and ilang schools lang ang pwede makapag-provide niyan. And this school is willing to provide PU letter for those who are also willing to fly to China. Kasi ayaw na nilang mag-offer ng online class. Kasi by that time, year 2021, ang China kasi ang bilis naka-recover from COVID. Diba? Yung Pilipinas online class pa hanggang 2022, diba? Ang China kasi is that they were already full blast back to face-to-face class na sila. So ayaw na nilang mag-offer ng online class. So gusto na nilang papuntahin yung teacher na ma-hire nila. And so, ayun, so nag-apply ako. So, pag-apply ko, natanggap din naman ako. So, at the time, yung Davao na Chinese Embassy, kasi at the time kasi,
aside sa pinapa-apostil namin yung papeles namin from DFA, talagang ipapa-authenticate pa namin yan sa Chinese Embassy. So, ang hirap makapagpa-authenticate kasi nga at the time, yung Davao Chinese Embassy is walang operation during COVID. So, lahat ng operation sa Manila. So, kailangan kong pumunta ng Manila or kailangan kong ipadala yung papers ko. Dapat talagang meron akong reliable person na talagang siya yung magpa-process ng authentication ng papers ko. And so, buti na lang may friend si mama ko na taga Manila na pumunta ng Davao and pinadala ko sa kanya yung papeles ko. So, and everything. So, pinag-process ako. Suddenly, tumawag yung dati kong school. Sabi nila na may aalis na teacher. This happened around October, mid of October. End last week of September. Aalis yung teacher na hinire nila. The problem is hindi math. Tinanong niya ako, kaya ko bang magturo ng drama? Kaya ko bang magturo ng English? Then I said, okay, as long as you provide me with resources, I can do that. Okay, kasi yun din naman yung promise niya sa akin. Kasi grabe yung pagsusorry niya, pag-apologize niya. Kasi yung nangyari kasi, nung kinonta ko yung friend ko, sinabi ng friend ko sa principal niya yung nangyari sa akin. So, ang nangyari, yung principal niya, minessage niya or nag-send siya ng email sa principal ng sa bagong principal ng school ko. And that's the time na inaccept niya ako sa WeChat. And nag-apologize siya na ganito-ganyan. So, nag-explain siya ng wala akong alam na upstill, nakasign ka pala ng contract. And then, kung ako lang, hindi to mangyayari sa'yo, yun yung mga explanations niya. Pero again, may trust issue na ako. So, may trust issue na rin ako sa mga kasama ko. Yung parang ganun, yung parang ayoko na makipag-communicate, ayoko na makipag-hangout sa kanila. Yung parang ganun, iwas na talaga ako. And so what happened was, kinontak nila ako. So, binalik nila ako. And at the time, malaki na yung offer nila sa akin. Parang naging ano ako nun, ang laki kasi parang umabot ng 27,000 RMB yung sahod ko after tax na. So, ang laki. Okay? And at the time, ang laki ng value ng RMB nasa 8 pesos. Super. Ang laki. So, kaya ang laki talaga ng sahod ko at the time. And so, bumalik naman ako kasi nga, kailangan ko ng pera. And naging honest ako sa principal ko na ganito kasi yung nangyari. Nag-apply din ako ng school. And supposedly, I'll fly to China before Christmas. Kasi yun yung timeline ko. And willing silang mag-process ng aking documents and everything. They're willing to provide PO letter. And I am already in the process na pa-medical na ako and everything. Kasi nga, ready na akong bumalik ng China. So, what happened? Sabi naman ng principal. So, sabi ko, please assure me na matatapos ko ang buong academic year until June of 2022. Promise me, and I will cancel this job opportunity na nakuha ko. And then sabi niya, yes, I assure you na talagang hanggang next year ka, hanggang 2022. And I was really thinking, kasi na-trauma na ako. Kung ganun yung sahod ko, talagang makakapag-save na ako. And babayaran ko na lahat doble times two. Kung ako lang ang magplano, di ba? Hindi mo talaga alam yung plano ni Lord eh. So, yun nga. So, talagang nag-budgeting ako na kung ganito lang. Okay, so talagang ma-achieve ko and talagang mababayaran ko. So, ayun na. So, okay. I'll cancel my yung isang job
na offer sa akin. So, tinawagan ko yung tinawagan ko yung principal ng other school, and sabi ko, kasi medyo naliitan din kasi ako sa offer, kasi nga they offered me 14,000 RMB for I think 3 months, for 3 months, and then after 3 months they will iano nila magiging 17,000 RMB na ako. And after a year, magiging 20,000 RMB na ako. And medyo naliitan ako. Kasi nga, 27,000 RMB na ako sa current school ko. So, at the same time, hindi naman ako minamadali ng school. Kasi nga, kasi yung previous school ko, they cannot provide PO letter. So, meaning, pag hindi pa talaga open sa China, online class pa rin kami. And at the time, pa-Christmas na, diba? Ayaw ko namang lumipad ng Christmas na Christmas. So, sabi ko na, kinansel ko na lang talaga. And sabi naman ni Mama, okay, nag-promise naman talaga siya na hanggang next academic, hanggang June 2022 ka. So, okay. So, kinansel ko na. Yung pag-cancel ko, January, start na ng second sem. Nagtaka kami lahat. Kasi I was nagtanong ako kung ano yung ituturo ko for the second sem. Kasi iba-iba kasi yung magiging ano yung course na ituturo mo for second sem. Nagtaka ako bakit ang tagal niyang mag-reply. And then suddenly, tinawagan ako ng principal. Sabi niya, Abby, and he was really crying. Abby, I really did my best and they canceled you again. Then I said, why? What happened? You promised me and you know that I already canceled the job offer and I cannot take it back again. Sabi ko sa kanya. And then sabi naman niya na ganito kasi meron sister school yung school namin na inopen during pandemic, wrong timing talaga. Tapos sadly, isang student lang yung nandun. Tapos mayroong inassign na teacher na yung sinabi ko sa inyo na nagbiyahe ng Thailand, nakabalik din naman siya ng China. So, nandun talaga siya. And siya yung naging principal, siya din yung teacher nung nag-iisang student doon. And sabi ng may-ari na sabi niya na i-absorb na lang nila yung isang student kasi nga isang student lang, di ba? I-absorb nila yung isang student pabalik ng Tangshan. And then, of course, yung isang teacher mababalik din sa Tangshan. And then, lahat ng load ko mapupunta sa kanya. Kasi naman, may right din naman siya kasi most likely yung ituturo ko is hindi math related kasi nga English, more on English naman yung ituturo ko. So sabi niya, they prefer this guy to teach your load kasi he's more capable than you and he's also here. So they chose to cancel you again and he was really crying. And so once again, trinay door na naman ako. Ang sakit. Super sakit. And once again, naghanap na naman ako ng trabaho. And at the time, nagsabi na talaga ako na ayoko nang bumalik ng China. Diba? Ayoko na talagang bumalik ng China kasi ang sakit na ng ginawa ng China sa akin. Dalawang beses akong trinay door. Okay? So, ayun na. So, naghanap ako ng ibang school using Teachers Horizon. And yun nga, yung if you have watched my vlog na merong agent na talagang kukontak sa'yo and siya yung mag-aalaga sa'yo. And whenever there are opportunities, talagang ifo-forward niya yung resume ko to that school. So, at the time, may nag-contact sa akin for interview and it's in Myanmar. And if you can remember, diba medyo magulo din sa Myanmar at that time, diba? Diba meron ng Miss Universe na talagang parang controversial masyado yung national costume niya, yung parang ganun. So, at the time ang
grabe yung issue, political issue ng Myanmar at the time. Pero during the interview, inassure naman ng principal sa akin na the best naman tayo mga foreigners. And ang laki ng offer nila sa akin na mga nasa 3,520 something. Basta hindi ano, parang may tingi sa last $3,520, 'di ba? At the time, laki. So they offered me a contract already and all I have to do is to sign. Kaso lang, ang bigat ng heart ko. 'Di ba? Kasi ganito kasi 'yan. When you are deciding for something, make sure that there is righteousness, there is peace, and there is love. Righteousness, meron, kasi yung purpose ko naman is hindi naman masama. Love, kasi nga, gusto ko na talagang umalis, at saka gusto ko na talagang magturo face-to-face. Sawa na ako sa online class. And then, lastly, peace. Kaso lang wala akong peace. Ang bigat talaga ng heart ko. Bigat ng heart ko. So sabi ko sa agent ko, I think I cannot do this. They gave me already an offer. They gave me a contract. All I have to do is to sign. Pero ang bigat ng heart ko. So I said, no. Diba? Diba? Ang taray ko, nag-no ako. So dalawang job na yung ninuhan ko. Okay? So another one is that mga February, another job opportunity came. And that was Mexico. Okay? That was Mexico. Na-mention yun. And it's an American school in Mexico. And yun na. So, natanggap ako by February. So, pinag-process na ako ng aking mga papers. And, pero, yung alam niyo yun, yung parang yung sabi nila na pag once na may mga magandang bagay na may mga magagandang bagay na mangyayari sa'yo, huwag mo talagang masyadong ipagsigawan. Or any plans, hindi magandang bagay. But if you have plans, keep it to yourself. Huwag kang masyadong mag-share except you lay it down to the Lord. Kaso lang, ito kasi yung mama ko, napaka-excited. So, talagang shinare niya na, ay, yung anak ko natanggap ng trabaho sa Mexico and ganito, ganyan. Kasi yung offer ng Mexico sa akin was $36,000 one year na yon. So, tapos libre ang apartment, libre yung transportation, going to school. So, tapos ang maganda, may kasama na akong Pinoy na nandun. So, yun na. So, na nandun. And then, what happened is that, siguro talagang hindi siya para sa akin. Kasi, number one, ang daming against. Yung mga relatives namin talagang kini-question. Tapos most of them are working in the United States. And they really questioned me. Kasi at the time, umuwi sila ng Pilipinas. And then they were asking me, sure ka na talaga? Nandyan ka sa Mexico? Ganyan. Ang dami namin naririnig about bad things about Mexico. Ganyan, ganyan. And then, as you said, so talaga nag-crowdsourcing pa talaga ako. Sumali ako ng Filipino community in Mexico, mga ganyan. And then, ang dami talagang negative. And what happened was that, what's so funny is that hindi talaga siya para sa'yo. Kasi, ang masaklap nun is that, unang, kasi yung embassy ng Mexico is nasa Manila lang, walang Davao. So, kailangan mong pumunta ng Manila para mag-process ng iyong visa. And you know what? Visa na lang talaga yung kulang. Talagang makakalipad na ako. Kasi they authenticated my contract. Imagine that. And ang daming hirap na dinanas ng school sa akin. But because they are willing to hire me and they are excited to have another Filipino teacher. So, ganun. Yun yung naging story. So, ayun, kaso nga lang, iba yung pangalan na nasa passport ko and sa pangalan na nasa work, ano tawag nito, yung parang job offer letter.
na pinrovide ng government ng Mexico, saying that dapat yung pangalan ko is Teresa Abigail Aguilar Y Buo. Dapat yun yung nakalagay sa letter. Kasi nga, yung Buo naman is middle name or pangalan niya ng mama. Pangalan niya ng, apelyado yan ng mama ko sa pagkadalaga. So, dapat yung nakalagay is Teresa Abigail Aguilar Y Buo. Yung parang Jose Rizal. Protasio y Ralonda, yung mga ganun-ganun. Spanish naman kasi yung Mexico, di ba? So, dapat changed. And there is no way, kahit nag-plead na ako sa embassy, sabi nila na, you really have to change this. So, umuwi ako ng Davao na luhaan. No, pero at the time, nagbiyahe, may kasama ko, pinsan ko. And she really had a good time. Pero at the time, I'm really so downcasted. Like, parang I'm really, really sad ko. Kasi parang sayang yung pera. Kasi of course, at the time, ang mahal pa ng plane ticket. At saka yung stay namin. So, parang ang sakit. Ang sakit ng ano, parang, bakit parang ganun? So, parang ganun. So, then, willing naman nilang change. And it takes 1 month. Okay, 1 month. At the time, that was June. So, pagka July, bumalik na naman ako ng Manila. And then, this time, tama na talaga yung nakalagay. Chinek ko na talaga yung pangalan. Ang hindi ko chinek is yung job offer letter. Kasi ang nakalagay sa job offer letter is elementary English teacher. E kaso, yung during the interview, ang sinabi ko is I am a secondary high school teacher. Mathematics. So, ang layo, diba? So, at that time, luhaan na naman ako, na-denied ang visa ko. So, pag-denied na ng visa ko, sinabi na ng school na since sa kanila yung mali, ni-reimburse nila lahat ng gastos ko. Ni-reimburse nila yung lahat-lahat ng gastos ko, like from plane ticket, pagkain, and hotel reservations. So, talagang ni-reimburse nila. And then, what happened is that for the third time, lumipad na naman ako ng Mexico, like I think a month after. Kasi July yun. So, three months after. Pumunta na naman ako ng Manila. And then, they really canceled my application. Kasi nga, ang dami na ng irregularities ng aking visa. So, I can really say na talagang hindi siya para sa akin. And then, finally, I said no. Nag-no na talaga ako sa mga nag-no na talaga ako sa mga job opportunities abroad. Nagsabi na ako sa sarili ko na ayoko nang mag-abroad. Ang dami na ng tears. Kasi umiiyak na ako. Kasi grabe yung frustrations ko. And of course, yung, alam niyo yun, yung parang ang frustrations ko na talagang lumabas ng country, umiiyak na talaga ako. And then suddenly, the Lord told me in mga last weeks of 2022, the Lord told me, or shall we say, when I was reading the Bible, yung story ni Peter na he was walking on waters, papunta kay Jesus at the time. And then, bigla akong nakapagsabi sa sarili ko na, it's like the Lord is telling me to try it again. Kasi nga, ayoko na eh. Ayoko na. So, I have kept myself quiet. Parang naging relax na ako. Parang ayoko nang mag-abroad. Parang ganun. Kasi ayoko na. And at the time, I am working online. So, nakapagtrabaho naman ako online. So, sabi ni Lord sa akin na, you try it again. Try to walk on waters by faith. Look at me. Do not look on your current situation. Look at me. Yung ganun. And so I applied once again. So naghanap ako sa LinkedIn. And then here comes another, nag-contact na naman yung agent ko sa
from Teachers Horizon saying na merong school na interested din naman sa akin, and that school was in Cambodia. So, and then may nakita akong job opportunity sa LinkedIn, and then inad niya ako sa group chat, and then may nagpost doon, and then sinend ko yung interest ko sa agent, and then finorward niya. So at the time, dalawa yung interview na inattend ko. One was in Cambodia and one was in China, Beijing. Ito, which is ito na yun. So ayun na, so nag-interview ako, and then it both went well. Itong si Cambodia, gusto niya akong papuntahin ng June para mag-start na daw ako during summer class. Gusto niya akong magturo in summer class. Yung offer niya sa akin, imagine na Cambodia, akala ko less than 100,000 yung offer nila sa akin. But yung offer niya sa akin was $2,500. So, palaki din, diba? Hindi rin, not bad. So, sa Cambodia. And then sabi niya sa akin na kaso lang, ang problem is that they cannot provide authenticated contract. Kasi nga, ang daming mga conditions na dapat provided yung housing. Eh, hindi naman nila kayang i-provide yung housing. So, yung flight reimbursement, pwede. Pero yung housing, hindi nila kayang i-provide. So, kaya, they prefer us going to Cambodia as a tourist. And then, saka na nila ipaprocess yung work visa ko. So, yun yung gustong arrangement na mangyayari ng Cambodia, Cambodian school. And parang, okay, so yun na yung plano ko. Tapos itong si China, gusto nila papuntahin ako ng either February or August. Pero sabi niya, most likely, August. So, sabi ko naman, whichever comes first, bahala na. So, yun na. So, inaccept ko yung offer. Both of the offer. Diba? Ang sama ko. And then, so, yun na. Excited na yung dalawang school na inaccept, talagang i-accept na. And then, suddenly, nagsabi si China na, we want you to come here. Now. ASAP. So, ayun. So, pumunta ako ng China. So, pinili ko na lang sa China. Diba? So, nag-process ako ng papers. And then, kaya nandito na ako. And, masasabi ko lang is that, ang dami pala talagang plano ni Lord na, kumbaga, yung plano ni Lord is way, way higher than mine. And, I can really say na, ang ganda ng kalagayan ko ngayon. And, mind you, it's in Beijing. It's in the capital city, tapos malaki yung sahod, parang ganun. So, parang makapagsabi ka na all things really work together for good. All the things na nangyari sa akin in the past was that I'm grateful of it. Hindi ako naging bitter. Kasi kung hindi rin naman sa dahil sa school ko dati, I think I won't get this job. So, because of that experience, parang credit nila sa akin yung job na to. Kasi nga, may experience na ako from another Chinese school. So, parang ganun. Parang all things really work together for good. And I can really say that, talagang, Lord, hindi talaga pwedeng i-question yung ways mo. Kasi your ways are way higher than mine. Your plans are higher than mine. So, ganun yun. Okay? So, yun naging story ko. And what was funny, another one was that nakatanggap ako ng offer from UK. Okay? So, please follow Filipino teacher in UK. So, please follow her. Friend ko yan. Siya yung nauna talaga dito sa China. Lumipat siya ng UK dahil sa akin. Na-trauma siya. Kasi ayaw niyang mangyari sa akin. Ayaw niyang mangyari sa kanya. Yung nangyari sa akin. Kaya lumipat siya ng ibang country. And look at her now. She's also happy in UK. Diba? So parang ganun. So parang all things really work together for good. So please follow her. Kasi baka hindi natin alam. Baka hindi kayo para sa China. Baka
baka for UK kayo, di ba? So, ganun. So, please follow her kasi nagbibigay din siya ng mga tips and everything. So, he has Facebook page. So, you can follow her and follow her advice. So, you can do that. And, yun na nga. So, yun na nag-offer, bale, yung school nila, in-need din ng mathematics teacher. So, I went through the interview and then tinanggap ako. Pero, dahil nga nandito na ako, I chose to settle here instead of going to UK. Diba? Ang saya ng adventure ko, ng job application ko. And for now, I'm settled. Praise God. Praise God. And I'm happy. No, I don't have plans yet of I don't have plans of transferring from one school to another. For now, I am very contented. So, well, I think this will be for now. See you at my next vlog.